Mayor Espinosa is one of those named by President Duterte as included in the narco list. Is that your statement, Kerwin? Yes, yes po. Sinong nakasaksi dun sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Mga detainee po. Can you please tell us, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo. Ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. At sa ating Pangulo, Mr. Duterte, sana po i-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid para walang taong masaktan, lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor. Huwag kang magpasunsol sa mga nakapaligid sa iyo. Congresswoman Luisto, you're now recognized. Please proceed. Thank you. Can you please confirm if you are the same Roland Eslabon Espinosa, a.k.a. Kerwin? Kayo po ba ito? Opo. Yes po, Your Honor. And do you confirm the truthfulness of the contents of this affidavit? Opo, Your Honor. Hindi po ba kayo tinakot, binayaran, pinakiusapan, pinangakuan para gawin ang salaysay na ito? Wala pong nangyari na ganyan, kundi ako mismo nagpatulong sa abogado ko na magpunta dito sa mga congressman para nagbaka sakali ako na makamit na ang mga nabiktima ng EJK sa nakaraang administrasyon. Kerwin, kanina while you were delivering your opening statement, I observed that you were crying. Umiiyak ka. Can you please enlighten us why? Kasi sa panahon na nandoon ako sa EIDG na nakaburol ang papa ko, humiling ako sa mga pulis doon na sana pagbigyan nila ako na makauwi. Na makadalaw man lang at makita ang papa ko na nakaburol sa Kerwin, of course, you believe that your father, the late Mayor Espinosa, is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa, na hindi ako pinayagan na makauwi sa lugar namin para makita sa kahuli-hulihan na panahon ang daddy ko. Kerwin, prior to the death of Mayor Espinosa on November 5, 2016, he was the mayor of Albuera, Leyte. You confirm? Yes po. Pang ilang taon po ba niya na mayor ng Albuera during that time? First time pa po niya na maging mayor po ng Albuera, Leyte. So 2016 is supposed to be his first term as mayor? Yes po. Ano po ang ginagawa ni Mayor Espinosa bago siya naging mayor noong 2016?
ang mga ginagawa po niya ay tumutulong sa mga tao doon sa lugar namin o sa lungsod ng Albuera. Lang mga kunting mamigay siya ng mga bigas, yung may mga problema kahit personal, yung mga asawa, ayusin niya. At madali siyang lapitan ng mga tao doon. Kaya binoto siya na maging mayor. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Kerwin? Ano ang pagkatao ni Mayor Espinosa as he is known by the people of Albuera, Leyte? Yung papa ko po, mabait. Mabait na tao. Mahirap na kung elaborate ko pa kung anong klaseng tao siya. So siguro sa nakita kong kakayahan ng Quadcom o sa mga congressmen, pwede naman sila magpadala ng tao doon sa lugar namin at itanong kung anong klase o anong unsay pagkatao sa akong papa. Lisod, mahirap kasi na ako magsalita na ganito-ganito kasi sarili ko yun, ama. Mas mabuti na malaman nyo based doon sa mga tao sa Albuera. I understand, Kerwin. You also stated in your sinumpaang salaysay, habang nasa Malaysia ka, papuntang Abu Dhabi, you learned that the late Mayor Espinosa is included in the narco list. Oh, yun po. Nalaman ko na lang na nasali siya sa listahan ng presidente na narco list. Paano at kanino niyo po nalaman na kasama pa lang inyong ama sa narco list? Sa panahon na yon, may kaibigan ako na si Buntoyan, taga Cebu. Si IDG din yun, si Sir Delpin Buntoyan. Siya ang nagsabi sa akin na amigo, ang imong papa na appeal sa narkulis ni presidente. Was there ever a time, Kerwin, that you validated or you verified the truthfulness of the fact that your father is included in the narco list? Na ano ko na yun, na positive na talaga, na naniwala ko. Kasi sa TV at sinabi ni Pangulong Duterte na kasama ang papa ko sa listahan ng mga narco list. You are saying, Kerwin, that Mayor Espinosa is one of those named by President Duterte as included in the narco list. Is that your statement, Kerwin? Yes, yes po. And that is the reason why you conclude already that indeed your father is among those in the narco list. Yes. Tama ba? Yes po, yes po. There are three important statements you made in your sinumpaang salaysay which really captured my attention. First, Kerwin, is the raid which happened in the house of your late father in August 2016. You mentioned in your affidavit that the guns, the explosives, and the drugs were all planted, and you were certain because prior to the raid, there were women who cleaned up the entire house. Yes. Because they are apprehensive already that any time there will be a raid in the house. Yes po. Bago nangyari ang raid, yung mga women supporter ng daddy ko nandoon sa bahay. Kasi yung daddy ko doon na tumira sa munisipyo. Nagbabantay ang mga women supporter ni daddy sa bahay namin, ancestral house. Habang nandoon sila, lininisan nila yung bahay ni daddy. At yung sinabi, nandoon daw sa nakita sa cabinet, sila mismo nagtaka kung paano nakita na merong mga illegal na bagay doon sa kabinet, samantalang ang dami nilang naglinis.
na wala silang nakitang droga. Can you please confirm for the record, Kerwin, ano ang mga nakuha ng PNP operatives during the raid of August 2016 in the place of residence of the late mayor? Sabi daw nila, based on sa ilang report, nakakuha sila kanog 11 kilos na shabu dito sa ilang sa ilalim ng cabinet at mga drug mga baril doon daw sa loob ng bahay ni Mayor at may mga pampasabog doon din nakuha sa loob ng bahay ni Mayor. Kung isipin natin 11 kilos, hindi kaya yun nakita sa mga naglinis na mga women's, ang dami nun at ang mga baril at ang mga bomba. Ilagay kaya yun ni Mayor sa loob ng bahay na mga sumasabog na mga bagay at mga mahabang baril? Yun ang sabi nila na nakita daw nila doon sa loob. Pero walang kahit isa na taga Albuera na maniwala sa kanila sa report nila na may nakuha doon. Kasi ang nagbantay sa bahay ni Mayor, yung ancestral house namin, nasa 70 ka mga babae nandoon sa bahay. Binantayan talaga ang bahay namin. Inano sila ni Joby na magkaroon ng raid, kaya tumakbo na sila. Natakot. So you deny, Kerwin, the legitimacy of the raid or the operation that was conducted by the police operatives on August 2016? Opo. And can you please state for the record, sino po ba ang namuno? Sino po ang team leader ng naganap na raid sa inyong tahanan nung nasabing petsa? Si Mr. Joby Espinido po. Can you please state his full name? Police Colonel Joby Espinido. Mr. Chair, may we know if we have Colonel Espinido here? To the information of the Honorable Luistro, he sent us a letter of excuse in today's evening. Thank you, Mr. Chair. For the satisfaction of the Filipino people, just to make sure that Kerwin is aware of the identity of the one he is naming as Colonel Jovi Espinido, may we request the Secretariat to flash a picture and let's hear from Kerwin if he will be able to identify who this person is. Yes, po. Secretariat, please. While we are waiting for the picture, Mr. Chair, the second statement which captured the attention of this representation, Kerwin, is the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016, which happened in Baybay, Leyte. You confirm this? Yes po, sa loob ng provincial jail ng Baybay, Leyte. But of course, you have to understand as well that similar to the raid that happened in your house, incident, the killing and raid against Mayor Espinosa, happened while you were in Abu Dhabi. Tama ba yun? Opo. Wala po ako dito sa bansa. In other words, you are relying only to your sources with regards to this story surrounding the raid and the killing of Mayor Espinosa in Baybay, Leyte. Yes po. And can you please enlighten us, for the satisfaction of the public who are watching us, Kerwin, because you went a long way
for us to be able to hear these explosives of yours. For a period of 7 years, naniniwala ang buong sambayan ng Pilipino sa naging testimonya mo sa Senate noon. Now you are completely overturning all your statements. And we owe it to the Filipino people to explain and share what really happened according to your source during the raid and the killing of Mayor Espinosa in November, on November 5, 2016 in Baybay, Leyte. Your Honor, pwede pong ulitin yung question kayo niyo po. Kayo po ba, Kerwin, ay mas komportable sa English or sa Filipino? Sa Filipino na lang tayo. Filipino. O, Kerwin, you mentioned na banggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, bagaman ikaw ay nasa Abu Dhabi noon, ng iyong ama na noon ay nasa Baybay, Leyte Provincial Jail, ay ni-raid at pinatay ng mga operatiba ng pulis. Nasa Abu Dhabi ka noon at ikaw ay nagtiwala lamang sa testimonya ng mga taong naroroon sa insidente. Nevertheless, Kerwin, can you please share to the Filipino people, what do you believe? Ano yung pinaniniwalaan mong tunay na pangyayari sa loob ng Baybay, Leyte, kaugnay ng pagkamatay ng iyong ama? Naniwala ako doon sa mga nakapiit sa loob kasi sila ang nakakita at nakakitang-kita nila sa dalawang mata at narinig nila ang mga putukan. Kitang-kita nila from the very beginning, pagpasok sa selda ng aking ama. Kerwin, kung nakikilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, maari mo bang banggitin sino itong mga pulis na pumasok sa selda ng iyong ama? Sa sinabi ng aking source, ang pumasok doon si Leo Larraga. Leo Larraga, siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Leo Larraga. Larraga. Can you please check if Leo Larraga is inside this hearing venue? Narito po ba siya? With the indulgence of Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Luisro, Police Captain the time, Leo Larraga is not present, no? In today's hearing, but for sure we will invite him in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Bukod kay Leo Larraga, sino pa ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Colonel Marcos at si Sir Matera, kasi mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila'y naririto sa bulwagang ito. Colonel Marcos and Colonel Matera. Yan. May we request the police officer raising his hand, to please identify himself for the record, Mr. Chair. Mr. Chair, Honorable Committee, I'm Police Colonel Marvin Marcos po. Thank you. How about Colonel Matera? Can you point at him? Wala dito, hindi ko nakita. It's okay, Kerwin, if Colonel Matera is not present in the hall. Okay lang yun. I am certain that the Quad will be inviting him as well. Kerwin, bukod sa mga nabanggit mong pangalan, meron ka pa bang kayang tukuyin
nakasamang pumasok, nag-grade, at pumatay ayon sa iyo at sa mga sources mo kay Mayor Espinosa? Ang sinabi sa akin, yung committee lang ng ano, talaga sa papa ko, na kasi humihingi ng ano ng papa ko, nagsasalita siya na wag po sir, wag po niyo akong patayin. Who were present? Sinong nakasaksi dun sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Mga detainee po. Can you please name these detainees who were able to witness that incident? A certain Dondon na taga sa amin sa Albuera, at si Raul Yap na matay naman yun. Patay man si Raul Yap. At si Robin, a certain Robin, dalawa at tatlo sila, pero yung isa, tatlo yung ano ng daddy ko kasama niya sa selda, nag-a-assist sa kanya. Yung isa patay na po, namatay din kasama. How yung about daddy the ko. Other one who is still, is he still living, the yeah, other yeah. one? Opo, Your Honor. What is his name? A certain Don Don. And can you please share with us, ano ho ba yung nalalaman yung pangyayari dito sa pagkamatay ng inyong ama? Pumasok, and then what happened next? Ang una nilang ginawa daw, sabi sa aking source, pinapaste the wall muna yung mga police. Can you please illustrate? Maari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall so the Filipino people will understand? Dito ko lang po gawin sa... Can you please provide a microphone to Kerwin? Baka abot yung na kay Comsec. Ganito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Pumasok yung mga operatiba at dinis armahan ang mga on duty sa oras na yon. Nung pagkatapos nilang nadisarmahan, ganito po, pinapaste the wall sila. Sino yung sila na tinutukoy mo na pinaface the wall? Mga duty po. Duty, pinaface the wall. Oh. And then? Then, pinaluhod sila na sinabihan daw na huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards? Yes. Yung bantay sa bilangguan? Opo. Pina-face the wall, pinaluhod, huwag titingin, and then what happened next? Hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive ng CCTV. Can you please identify the name of the one who took the hard drive? Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala nyo po ba ayon sa inyong source? Mga police daw, kasamahan sa pag-raid ng Baybay. Please proceed. After taking the hard drive, ano pong sunod na nangyari? Kinuha yung susi sa selda. Tapos binuksan, dumiretso na pagpasok sa may pintuan pa yun eh, bago yung selda ng papa ko. Parang main door siguro ng compound. Binuksan, tapos diretso-diretso na doon, papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko, may kadina at padlock.
binuksan rin, kinuha yung susi noon, binuksan, tapos ang sabi, walang salitang sinabi kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag po, sir, wag niyo akong patayin. Diretso, putok na, pumpong. Tapos, yung katiwala niya, gustong yumakap sa kanya, na itry i-save siya, binaril din. Sino itong katiwalang binaril? Raul Yap. Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo na kasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Yung higaan, higaan po, Your Honor. Nalalaman mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Hindi ako sure or more than five bullets ang na tumama sa kanya. Kerwin, thank you for illustrating. You can go back to your chair. You confirm also, Kerwin, na ang raid at pagpasok dito sa Baybay, Leyte ay nag-ugat dun sa search warrant na ini-issue laban sa iyong ama. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Nalalaman mo ba kung sino ang huwes na nag-issue ng search warrant? Kasi tatlong judge ang kinuna nila na mag-apply ng search warrant. Si Judge Argelies nag-refuse. At ang sabi ni Judge Argelies na ba't kailangan pang mag-serve ako na nyo ng search warrant na sa loob ng kulungan ang tao. Nag-refuse si Judge Argelies. May judge na certain Janet. Janet ba yan? Janet, apelido niya? Pabalona. Kabalona. Saan? Yun? Sa doon sa Samar. Yun ang nag-issue ng search warrant. Sa pagkakaalam ko, yung si Janet Kabalona ay parang relatives ng asawa ni Sir Laraga. Pwede, Sir Chair, pwede magtanong? Sige. After perhaps we conclude the interpellation, Mr. Chair. Pagkatapos ni Congresswoman Jinky, bago tayo pumunta sa susunod na magtatanong, tsaka mo sabihin yan. Okay pa. Mr. Chair, our resource speaker mentioned already the names of the judges. Some refused to issue the search warrant while there is one who did issue the search warrant. I just wish to manifest, Mr. Chair, that it is very unlikely in the practice of law that a search warrant is being issued to search a confined place, much more a detention facility. That is for the record, Mr. Chair. Kerwin, I'm leading to my third question. November 16, 2016, through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni Senator Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bakit mo siya kilala? Matapang yun. Pero barilan-barilan ang hahamon sa TV ng draw sa mga ilegalista. What else do you know about Senator Bato? Bago pa siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP yung po, Your Honor. Chief PNP. Ano? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente, nasan siya noon? Siya ang Chief PNP.
Yes, you stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa iyo. Opo. Ang noon ay PNP chief bato. Opo. Na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us anong sinabi sa iyo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung plano ang tinutukoy? May mga pangalan na pinid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sa'yo ng noon ay PNP chief ba to? Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. At yung iba pa, si Lovely Impal, si Jiraham, si Peter ko, ganun. In other words, Kerwin, ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? Talagang sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Oo. Diba? Bakit mo sinunod ang utos ng nonay PNP chief ba to? Kung siguro kayo, kung kahit sino naman sa atin na mga tao dito, nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil kapalit na yon ang buhay mo. At lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano. Mr. Chair, I wish to make a manifestation that with respect to the raid of the house of the late Mayor Espinosa, which happened in August 2016, our resource speaker, sadly speaking, has no personal knowledge. So, taking from his statements that there were women who were guarding the house and even cleaned up the house, reason why they are certain that all the guns, explosives, and shabu were merely planted by the PNP operatives, I respectfully move, Mr. Chair, that we invite these women, and I hope Kerwin will be able to name who these women are in order to substantiate the testimony that Kerwin Espinosa has given to the Quadcom. Second, Mr. Chair, with respect to the raid and the killing incident of the late Mayor Espinosa in Baybay, Leyte, we are suffering from the same predicament because as admitted by Kerwin, he was still in Abu Dhabi during the time. So, to determine the veracity of the information that he was able to receive from his sources, I respectfully move as well, Mr. Chair, that we invite the third inmate by the name Don Don, who was inside the cell of the late mayor when the killing incident happened. I wish to ask Kerwin to name also the jail guards who were on duty during the time, likewise to substantiate the information that he has given to Quadcom already, Mr. Chair. So move, Mr. Chair. Okay, before I rule on the motion, tanungin ko lang muna si Mr. Espinosa.
sino-sino itong mga women na sinasabi mong ayon sa iyong salaysay, yung mga women na naglinis ng bahay ninyo? Landa, asawa ng barangay captain namin sa aming barangay. Paki-ano lang yung full name nila kaya para ma-record. Landa Sumalhag. Okay. Sumalhag. Sumalhag. Okay. Linda Rosal. Linda. TC de la Austria. Yung tatlong binanggit ko, sila na ang magpatuloy na magbanggit kung sino-sino ang kasama nila doon sa mga women's supporters. Okay. Ni Daddy. Yung isang witness na nasa loob ng kulungan na isang PDL din, anong pangalan niya? Dondon, a certain Dondon. Certain Dondon. So there is a motion to invite the women who according to the sinumpaang salaysay ni Kerwin Espinosa ang siyang naglinis nung kanilang bahay bago po ni raid ng membro ng Albera Police ang kanilang bahay. And a certain Dondon who is a PDL and who apparently saw the incident that happened inside the jail. Is there a second? Is there a second? There's a second? Are there any objections? So hearing none, the motion is approved. Consec, please invite the following personalities mentioned by Mr. Espinosa in the next Quadcom hearing. Mr. Yes, Chair, Congresswoman Luis. Can we please invite as well the jail guards who were on duty if we have the means to determine who these people were? Comsec, kindly determine who these jail guards on duty at the time of the incident. And report to the Quadcom. Thank you. Anything else? Mr. Chair, I'm about to conclude. Okay, thank you. I just have one quick question for PIDEA. PIDEA, sir, palagi pong nababanggit itong narco list even from the time of the three Chinese drug lords to the time of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, and now we are confronted by the killing incident as alleged by Kerwin committed against Mayor Espinosa, who allegedly was included as well in the narco list. Can you please enlighten us? Ito ho ba'y chinek nyo if during that time the name of Mayor Espinosa indeed appear in the narco list? Mr. Chair, Your Honor, yes, the names of the father and son appear in the original list. The Kerwin is listed as a drug trafficker. The father is only, the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed. But in the list, he is already indicated as neutralized. So, he was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know, PIDEA, kung kailan po napasama dun sa narco list? Was it the after the killing incident or subsequent to the killing incident? In the original list, it was already after the death of... Saying, PIDEA, that it was after the incident, ibig sabihin po, patay na si Mayor Espinosa nung napasama sa drug list? Ganun ho ba yun? No, Your Honor. What happened is that Mayor Espinosa is included in the list, but however, as the drug campaign continued, he would eventually be indicated as neutralized.
So we could not ascertain whether he was a drug pusher, drug user, or whatever was his participation, Your Honor. Mr. Chair, I wish to manifest this drug list, the narco list, is indeed very controversial. As a matter of fact, as we go along our investigation, I have been asking our resource speaker, whether during the hearing or off the hearing, as to the origin, the people who validated, the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So I just want to raise this concern that being included in the list would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list. So I hope we can come up with something, validate and come up with the true personalities who must be included in the narco list, Mr. Chair. To conclude, Mr. Chair, for whatever motive does Kerwin Espinosa have today, we welcome the information he gave, subject of course to stringent scrutiny. While recantation of testimony, samantalang ang pagbawi ng testimonya, is frowned upon by the court, this will give us an opportunity to re-examine what really transpired relative to the raid on the house of Mayor Espinosa, the raid and killing against Mayor Espinosa which happened in Baybay Leyte, including the indictment and the incarceration of our resource speaker, and including those he named, which includes the former Senator Laila De Lima. It is clear, Mr. Chair, that the government continued the fight against illegal drugs, as it is indeed a menace to the Philippine society. But let us all be reminded, in a civil society like ours, we need to observe the rule of law. No less than the Philippine Constitution provides, Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. What happened to Kerwin and his father, if indeed true, is a complete violation of this constitutional guarantee. We laud the QuadCom, which includes this representation, in initiating the bill which criminalized in a higher sense the extrajudicial killing. Mr. Chair, to conclude my interpellation, dahil nung nasa krami siya, si Kerwin, pinagbigay siya ng mensahe to certain personalities. Today, I wish to request Kerwin, can you please give your message para kay Laila De Lima, kay General Bato, at kay Presidente Duterte na lahat na banggit mo kanina sa iyong testimonya? Una sa lahat, humingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa QuadCom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon, na idamay ka po na walang katotohanan naman. At ang picture na yon, nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nakita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban, from my heart, I ask sorry. Sorry talaga po, ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong pag buat buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam kumudawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat. Kay na-pressure ragyod ko, ma'am. Naluoy ko sa akong mga anak, nagagmay pa kayo atong panahona. Patay na akong papa, og ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak, mong gibuhat na ko, nga buhat-buhatan ka, o magtumo-tumo, o istorya, kabahin sa kalambigitan, sa droga. Once again, sorry kayo, ma'am.
handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila De Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para masama dun sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involved ni Senator De Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator De Lima kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Wag, iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo, noon, ang kasi pinagbigyan ako ng kapagbigay ng mensahe, Mr. Duterte, sana po i-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, ganyan, si Pulano. I-validate niyo ng maigi para walang taong masaktan, lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor. Huwag kang magpasunsol sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy, ang mensahe ko sa daddy ko, di kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makabit ang hustisya ng iyong pagkamatay.
padayon na lang di sa imo pagbanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kanimo. Kaya ako di anda mamatay para makuha lang yung justisya di mo. Bisan tuod sa pagkamatay, wala na talagang kita. Antod ka ron. I love you. Okay, sige. Maraming salamat, Kerwin. Anything else, Congresswoman Luistro? I conclude, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Before we proceed to the next interpellator, let me acknowledge the presence of Congressman Joboy Aquino, Congresswoman Lianda Bolilla, and Congressman Virgilio S. Lacson. Welcome to the committee hearing of the Quadcom. So the next to interpellate, bago pala muna yan, gusto ko sanang tanungin si Kerwin. Nabanggit mo kasi kanina, Kerwin, merong paring nagkumpisal ka sa pare, no? Alam mo ba kung ano pangalan ng pare? Nakalimutan ko na po. Nakaalala noon si Sir Asierto o si Colonel Pero. Okay, sige. Salamat. Okay, the next to interpellate is Congressman Paolo Ortega. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, baka kailangan po ng ilang minuto pa ng ni Ginoong Espinosa. Okay, pwede. Pwede mamaya konti. Your Mr. Chair. So, gusto mo mag inom muna ng tubig? Oh, sige, please. Sige. Okay. A 1 minute suspension. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.